ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang-magandang araw mga kapanalig. Ako si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pasalamatan natin ng Diyos sa biyayang masilayan muli ang ganda ng panibagong araw na punong-puno ng Kanyang pagpapala at pag-asa. Muli, ihabilin natin sa Kanya ang mabubuti nating hangarin para sa araw na ito. At hilinging, pangunahan tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at sa mga gagawin nating pagdedesisyon. Sa mga nag-text at nagsulat sa amin, asahan po ninyong ipinapadalangin namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Atin ang pakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito. Ayon kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 13 hanggang 16. Sinabi ni Jesus, sawimpalad ka, Korasin. Sawimpalad ka, Bethsaida. Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sana siyang nagdamit sa ako at naupo sa abo at nakapagbalik loob. Kaya magaang pa ang sasapitin ng Tiro at Sidon kaysa inyo sa araw ng paghatol. At ikaw naman, Kapernaum, dadakilain ka kaya hanggang langit? Hindi. Ibubulid ka sa impyerno. Ako ang dinidinig ng nakikinig sa inyo, at ako ang di tinatanggap ng di tumatanggap sa inyo. At ang di tumatanggap sa akin, ay di tumatanggap sa akin. Mahirap sa ating maunawaan ang malalim na dahilan ng mga bagay-bagay kapag tayo'y nasa kasaganaan. Malimit nating marinig ang paalaala ng mga nakatatanda. Huwag masyadong ubos-ubos ng biyaya. Anumang bagay na madaling makuha, madali ring naglalaho. Maging kontento sana tayo sa kung anong meron tayo. Mga butil ng karunungang hitik sa natatagong kahulugan. Sa narinig nating ebanghelyo, hindi nakapagtataka kung bakit ang mga kilalang bayan ng Korazin, Bethsaida at Kapernaum noong kapanahunan ni Jesus, hindi siya maunawaan. Sinasabing sa mga bayang ito ginawa ni Jesus ang marami sa kanyang mga himala, pero nakakalungkot isipin na sila pa ang mapagmataas, matigas ang puso at walang pagisisi. Marahil itatanong nyo, ano nga ba ang tunay na kaligayahan at saan ito nanggagaling? Tatlong bagay ang pwede nating pagnilayan tungkol dito. Una, ugaliin nating maging masinop at huwag mapag-aksaya. Ikalawa, anumang bagay na madaling makuha, madali ring naglalaho. At ikatlo, maging kontento sana tayo sa kung anong meron tayo. Sa pagiging masinop, napapakinabangan natin ang mga bagay na maaari pang gamitin. Kaya hindi na tayo naghahanap ng iba-iba at nagiging kontento tayo sa kung anong meron lamang tayo. Dahil sinasabi natin na sino mang tao ang maraming pangangailangan at hindi marunong tumanggap sa kung anong meron siya, natitiyak natin na siya'y malungkot at walang kapayapaan sa kanyang kalooban. Hahanapin niya ang mga bagay-bagay na makapagbibigay sa kanya ng panandaliang aliw lamang. Mga kapanalig, hindi ito ang sinasabi ng ating Panginoon na kaligayahang walang hanggan at ganap sa piling niya. Sinasabi nga ng PCP2 na walang sinumang taong napakayaman na wala ng pangangailangan at walang sinumang tao na sobrang mahirap ang wala nang maibibigay. Mga kapanalig, isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like o pag-share ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message kami sa Pauline's Radio PH. Muli, maraming salamat. Ako si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang mahal tayo ng Diyos kahit ano paman tayo. Humugot tayo ng pag-asa sa Kanyang pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio.